Spray, Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na laki mo natuto sa aming bilang din po, Panginoon, na wa, makasanayan namin, Panginoon, na lagi na sa inyong gawain, pag merong gawain, Panginoon, at kasapat, Lord, sa amin ang 3 services a week, at especially ang Book of Mateo, ang aming inuna po, Lord, sa Thursday Bible study, Lord, we pray na kayo pong lagi mo lating kayong patawad din at mabigay sa mga kalakasan, Lord, sa mga araw-araw namin, but especially tonight, Panginoon, na maunawaan namin ang laman, Panginoon, ng mensahe ngayong gabi, Panginoon. Kaya pong muralati. In Jesus' name we pray. Amen! Isikil. Isikil. Sarap matulog. Okay. So, hey, good evening po sa lahat. So, magandang Thursday night dito eh. So last week, about the fig tree. Okay? Ito ay, ito yung picture ng disipulo, ng actually hindi nga disipulo, Kristiyano, na hindi na nagbunga. Okay? Though actually, mamaya, makikita natin, igagamitin niya sa mga Hudyo, especially sa mga Pharisee. So, ang napaganda ng last week eh. Panoorin niyo na sa YouTube ha. Nalala ko tuloy ah. Reaching niyo ba eh, nag-trending ba eh. Oo, 100 plus eh. Si Johan lang. Si Johan lang, hindi, dapat ano yun. Iba-ibang user yun. Alam ko, hindi ba? Likes lang yung ano. So, o pag inulit-ulit mo, madami. Dapat pala, ganda. Madami. Sige, so, okay. So, yun yan, panoorin nyo yan, ha. Anyway, sino ba yun? So, dito na tayo. So, another paragraph. And when he came to the temple, ano ginawa niya? The chief priests and elders came unto him and as he was teaching and said, by what authority doest thou these things? And he gave thee, and who gave thee this authority? So, maganda itong lesson na ito. So, ano yung authority ulit? Ano yung sayo authority? Pag sinabi authority, sino bang authority mo? Peter? Stephen na lang. Sino authority mo? Sino nagsabi sa'yo ng tama at mali? Sino yung sinusunod mo? Kung nagkamali ka, pinapalo ka. Sino yun? Yung tatay. Saka si nanay, di ba? Wala si tatay, si nanay. So, yung mga kapatid mong maliit, mas authority ka dyan. Okay? May si Shana, sinusubo na yung kuryente. So, dapat ikaw yung masunod. Di ba? So, ganun yun. So, pinaka-authority ng tao, ang Diyos. Pare-pareho na tayong mga adult. Oh, may asawa, tanda ka na, lolo ka na, tatay ka na. So, sino yung ano, patandaan lang, Ben? Hindi. So, ang authority natin ay ang Bible, ang Diyos. So, ngayon, ito siya sabi ito, nagsalita nito mga, sabi dito, mga chief priests and elders. So, tinatanong nila ang authority ni Jesus. Napakipuntahan ito mga bata, kailangan nyo matutunan to. Bata pa kayo, kung di kayo natutuan sa bahay, ang hirap. Yung may mga batang gano'n, lumalaki na, ang gagawin ko, di ko na gusto ko. Nakakaawa yung batang nila, lalo yung tatay nun, ewan ko. Di marunong. Okay? So sa gobyerno, sino yung marusunod? Siyempre, mas mataas. O dapat ba tayong sumunod sa gobyerno? Ha? Sa maraming bagay, o hindi sa lahat. Okay? Pag sinabi ng gobyerno natin na magpakasal na yung lalaki, sira ulo niya, no? Pero still, yung ibang bagay, yung sundin natin yung gobyerno. Nasabi sa Bible, sa hindi King James, obey your government. Yan sa NIV. So, mali yun. So, hindi lagi. So, sabi sa Bible, sa King James, be subject unto the higher powers. Ibig sabihin, pag may sinabi ang gobyerno, may sinabi ang Diyos, nag-conflict, sino tayo, kanina tayo makikinig?
Sinong authority natin? Higher authority sa Diyos. Okay? So, ganun dito mga bata. Si Jesus, kaya siya tinatanong mga priest. Kasi authority figure din sila, mga chief priest. So, nabasa na natin sa Leviticus, di ba? Ang ginagawa ng mga pari, ay, mga sasardote, pari tuloy, priest, ang ginagawa nila. So, sila yung nag-aalay ng mga offering. Medyo mataas na posisyon yun. Okay? So, sa buong tribes, yung Levites, sila yung nag-minister doon. Tapos, yung mga among the Levites, yung mga priest, mga anak ni Aaron. So, mas, ano sila, sabi natin may posisyon. Okay? Hindi kasi, hindi pwedeng kayong sino-sino na lang. Una, andun na kayo kay Jeroboam. Doon ka lang, di ba? Tapos ka na doon. So, sabi ni Jeroboam, kahit sino na lang. No? Kaya sabi doon, galit na galit ang Diyos sa kanya. So, hindi basta-basta. Okay, so hindi masama yung authority figure, hindi masamang sumunod ka sa kuya mo. Okay, pero yung sinasabi ko, sa gobyerno, pero pag nag-conflict na yan, doon masusunod sa higher authority. Kaya yung katuluan. Okay, pero ang nangyari dito, sina-challenge siya. So again, normal yan kahit saan, ganun tayo. Pag nakita mo parang mas matalino ako sa'yo, mas matanda ako sa'yo, okay? Yung mga bata minsan matalino, nakaasaran ng mga matanda na medyo either insecure or ano, medyo nabastos din. Okay? Kaya mga bata, huwag yung bastosin yung mga matanda. Kahit ito, mas matalino kayo. Para mas maging matalino pa kayo, okay? Alamin nyo lang kung saan kayo lulugaw. Yan ang tama, okay? So, ngayon, yun nga, bakit tinatanong siya? Kasi, bakit kami makikinig sa'yo? Okay? So, sa classroom, ganun. Nung pag-college, ang hirap na yan eh. Naalala ko tuloy sa high school namin. Kami, medyo mas makulit na rin kami kasi first section kami. Nagulat kami, yung ibang section, ang gulo. To the point na nahihiya na yung teacher, sabi, parang nahihiya sa amin. Galit na galit siya. Grabe, binabato talaga sa amin. Hindi nangyari yun eh. Bihira. Pero pag kasama namin, alam mo na, mga graduation, ano, basta kasama niya ibang section, ang gugulo na nun. Ba't ko ba nasabi yun? Kasi, hindi meron pa eh. Ayan, so ang tao namimili kasi kung sino papakinggan niya. Kaya yung mga, kasi feeling yung mga classmate na, hindi classmate, yung mga ano, tanda na namin, mas matangkad pa kami sa teacher eh. Yung mga ganung bata kasi, mali, hindi na palaki. Diba? Ito, mas malaki na sa nanay niya. Ibig sabihin ba nun, kukutosan niya na si nanay niya? Hindi pwede, di ba? So, kaya ang ano ngayon, ang pagsunod sa authority, may principle. Sumusunod ka hindi dahil kaya kanyang paluin, okay? Sumusunod ka dahil tama siya. Ganun yun. So, kahit sa labas, tulad niya nun, may mas matalino sa'yo, sumunod ka kahit mas bata sa'yo. Kung siya yung boss mo, eh mas bata sa'yo, pwede ba yun? Normally, mas matanda yung mas boss, pero hindi din. Pagdating mo ng mga anong age, may mga magbobo sa'yo, mas mabata pa sa'yo. Walang masama dun. Sa Bible, ang sabi dito, ang Diyos na naglalagay sa taas. Okay, nag-promote. So, kailangan sumunod tayo. Okay? Pero ito ngayon, sino mas mataas bang authority? Si Jesus o itong mga chief priests? Kasi si Jesus ay wala siyang posisyon na katulad ng nagkaroon ng posisyon yung mga chief priests. Mga chief priests, siyempre Levites and then sons of Aaron. Tapos, pinipili pa yan and sa dami nila, sino ba yung magiging chief priest? So kung sa Bible, sa Old Testament, laging binabanggit yun, honorable man. So si, sino ba yun? Sino yung pinatay ni Joab? Si dalawa yun eh. Si Abner tsaka si yung isa, hindi sikat yung isa eh. So pinatay yung sabi ni Solomon, ilang beses sinabi, itong mga pinatay mo mas more honorable than you. Okay, si Shechem kahit kalaban yun, sinabi dun honorable man. So kahit saang posisyon, kahit saang lugar, kahit saan yan, kahit sa magkakamag-anak yan, di ba? Magpipinsan, minsan may umaangat dyan. Yung honorable. So sa mga priest, ganun din. So sila yung, so yung sabihin ko lang dito, sana itong mga to, tayo din kayo. Pag nagtabaho na kayo, yung ibang iisipin nyo, mas matalino ako, dapat nasa unahan ako. Hindi laging ganun, pero madalas ganun. Okay?
Pero sa workplace kasi makikita mo, ano nga, sino, ano mo, matalino, at hindi. Maasahan, so nag-iba-iba na. But anyway, so ganun din yung mga priest. So alam nila yung authority. At bago sila mapunta doon, I believe, bago ikaw ay maging chief priest, okay, ang dami mo ng pinagdaanan, nagtapat ka na niya, siguro may mga politika rin dyan. Hindi madali. Kaya ngayon, pag may nakita silang ganito ngayon, ano, si Jesus, wala na ma, anak na kapentero, nag-preach. Kahit pa makita nilang matalino yan, hindi sila basta-basta payag. So, ang lesson dito, kahit tayo sa ating mga Kristiyano, ako may nakausap sa Facebook. Grapangalanan. Siguro, ano lang talagang deceive lang din. Sabi pa naman, 20 years na ako nagtuturo. Ikaw, ano ka ba? Eh, simple lang yung pinag-uusapan namin. Sabi niya, ang usapan namin niya, yung chosen, God's chosen people, today. Okay, sabi niya, mga Hudyo pa rin. Hindi po, Kristiyano na. Nasa sa Bible yan. Di pinakitaan ko. Nung binasa niya, naku, hindi mo maintindihan niya, First Peter. Kailangan mag-aaral ka muna sa Bible school. Ano po, sige po, explain niyo na po sa akin ngayon. Mag-aalam pa ako nung una eh. Pero bandang huli, nakawala na ang gana. Kasi nga, ang puro sinasagot. Pwede ka naman kung ikaw yung ganun, di ba? Pwede ka naman na-realize yung mali ka, di ba? Kahit anong kabahata pa yan. Inakausap ko ng private, ayaw. Gusto niya doon. O di sige, public. Yan, bandang huli, napikon. 20 years na ako nagtuturo, tuturuan mo ako. Nag-aaral ako sa Bible school. Hindi ko na sinabi nag-aaral din ako. Kasi nga, alam mo na, wala kami naman masyado. Natutunan din, meron na. Pero, meron ding blessing, pero ang dami sa Bible school na doon ka maisira. Sa Bible school. Okay, kaya dapat sa church ka natututo. Amen? Amen. Kasi doon, sari-sari doon, pa politika rin doon eh. Dito, wala tayong plastikan dito. Obligasyon ko kasi sa Diyos. Wala akong ano dito na papataasan. Ang objective natin dito matuto kay lahat. Kaya sasabihin ko lang sa Bible. Mayroon punta doon. Yun, so position nga. 20 years na daw siyang missionary. Paki-explain po. Hindi ma-explain. Napikon. Gandang huli. Ano? So anong gusto ko sabihin? Yung authority mo, pagtatay ka, walang ano yan. Sa bahay nyo, ikaw ang authority dyan. Wala nang ano yan. Walang katapusan yan. Pero pag yung wala, Stephen, nag-asawa na, nagsarili na, okay, hindi ko na siya pwedeng, uy, Stephen, tanggalin mo yung sapatos ko. Hindi na, kasi nagsalo na siya, matanda na siya. So ngayon, sinasanay kaya ang ano, sumusunod. Okay, so ganun din sa church, ganun din pag mga equals. Okay? So, yung mga taong insecure, ganun. Meron naman ako, nag-i-explain naman ako, sabi, tumahimik ka na. Hitler. Alam nyo, isa sa mga indication na ikaw insecure, tsaka mali ka na, pag ganun ka na, ay yung pagsalitain yung isang tao. Now, anyway, yung iba ng mga sobrang maling-mali din. Banggit ko na sa inyo yung mga Yeshua. Pero pag, alam mo na, nag-uusap tayo ng doctrine eh. Tapos, i-cut off mo. I-dismiss, so mali naman. So, ngayon dito, sinong authority dito? Si Jesus. Kaso hindi nga kita agad. So, tayo ngayon, mga Kristiyano, anong lesson sa atin dito? Sabi natin, si Jesus eh. Siyempre si Jesus. E kaso, kung ikaw yung nasa time na to, imagine mo yung sarili mo. Itong chief priest, may marami ng pinanggalingan niya, may credential yan. Ha? Hindi ko alam kung anong graduate yan ng usaan. Di ba? Sinong ipiprefer mo na may authority? Yung anak ng carpintero o yung Pharisee, chief priest, sino? So, pag karnal ka daw, kahit pamali yung isang tao, anong gagawin mo? Titingin ka sa posisyon. Di ba? So, pero hindi dapat ganun. Okay? So, pag natutunan nyo to, kahit sinong tao dyan, pag tama siya, kahit pa yung isa, matandang mayamang pastor pa yan, walang kwenta yan. Pag mali siya, do sa bagay na yon, di wag mo nang ibaliwalay niya, iba ganun naman masama. Iba naman yung ganun. May konting mali lang, talagang hindi lang binas, dinaw, no, sa mali naman yon. Ako, pansinin niyo 'di ginagawa yon. Kasi sabi ko doon lang sa particular na bagay, sa doktrina. Doktrina yon eh. Okay, pwede mong i-analyze yan, makita sa Bible kung tama at mali. So kahit bata ka, okay? So pag binastos mo na yung mali naman yon. Okay? At actually, madalas yung ganun, either insecure, nagbibida, or alam niya na mali siya. So, hindi natin practice yun, okay? So, kaya dito,
Hindi rin naman niya binastos lahat eh. Kung napansin nyo, yung mga sinabihan niyang hipokrito dito, yung mga talagang hipokrito. Iba yung mga time na darating na ganun. Para sa ibang tao na hindi sila gayahin, kailangan mo silang expose. Okay? So, ganun naman ginawa ni Jesus sa particular ng mga tao. Okay? So, dito, okay, naintindihan nyo na yun. Ha? So, ngayon, hindi pa natapos yung kwento. Babalik tayo sa authority. Bakit niya tinatanong? Kasi china-challenge siya. Okay? So ngayon, anong sinagot ni Jesus? Ito, interesting to, maututo tayo dito. Sabi niya, and Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing. Tinatanong siya, tinanong din niya. Okay? Madalas yan sa Bible, especially kay Jesus. Okay? And naintindihan ko, nung inaaral ko to, basa-basa, napaka-effective nito. Huwag ko sana yung mga estudyante ko sa Sunday school, sila yung talagang nakaanan nito eh. Hinasa ako sila dito eh. So, hasaan ko rin kayo dito. Anong ginagawa ni Jesus? Tama ba yun na tinanong ka, tatanungin mo rin? Tama ba yun? Depende. Kaya ba daw yun? Yung sagot na depende. Sagot daw yun ng matalinong tao eh. Depende ah. O yan. So, depende nga sa ano. Depende sa, mamaya, linaw-linaw. Nakasarado na ba yung ilaw? Depende. Ha? Gising ka ba? Depende. Eh. So, pag simpleng tanong, okay, huwag ka lang ganun. Pero may mga bagay kasi, especially dito, tuturo ko sa inyo to, ha. So, bakit niya tinatanong, yung nagtatanong sa kanya? Okay, but ganun? At obviously, tama si Jesus. Bakit niya tinatanong, ang nagtatanong sa kanya, tama ba yun? Hindi lagi. So, ano yung particular na pagkakataon na tama yun? Pag mali yung tanong, pwede. Or, tama yun, actually, yun na yun. No? Pag may mali sa tanong, ano yung mali sa tanong? Alala ko, pinag-uusapan. Ano yung mali? Pwede mo maging mali yung tanong? Nagtatanong eh. Bakit? Ano yung mali sa tanong? Pag tinatanong, mali yung ano. Alin? Yung pagkukuhaan ng sagot. Pagkukuhaan ng sagot o pagkukuhaan ng tanong? Kasi yung lahat ng tanong, ito tandaan nyo, lahat ng tanong may assumption. Alam nyo assumption? So pag sinabing assumption, ito'y pinagpapalagay mo or tinatanggap mong katotohanan. Okay? So for example, Stephen, anong grade ka na? Ano assumption ko dun? Ina-assume ko, nag-aaral pa siya. Diba? Okay, daddy, sumweldo ka na ba? Nga, ganun. Siyempre, assumption ko, may tabaho siya. Kasi pag ba't matanungin may sweldo, walang tabaho. Kaya si, ano, si Jamie, ano ba? Nagbasa ka na ba ng Bible? Ah, ganun. May na-assume ko, Kristiyano siya, okay? So may assumption ng lahat ng tanong. So ang iba, ginagawa nilang tanga yung ibang tao kasi yung ibang tao talaga, tanga. So, sorry, hindi tanga. I mean, alam mo na, medyo mahina ang utak. Okay? So, hindi naman offensive yun. Sa Bible, may fool eh. Pero, maraming isang tao ngayon, panay games, panay TV, pinapahinggan mo sa mga mababaw. So, ikaw ngayon, mababaw din ang utak mo. Ngayon, kung ano man yan. Hindi ko na pinapanood dyan eh. So, yan. So, ngayon, tinuturo sa atin ng Panginoon sa atin, yun nga, ng lahat ng tanong may assumption and therefore, kailangan mong ba't yung tinatanong? Qualify. Verify alin? Yung assumption niya kung tama. Tama. Okay, very good. Yun yun. For, bakit, naku naman to. Bumaba ka nga dyan. Okay. So, you're asking the questioner for him or her to open up to his own assumption. Tama ba yung in-assume ko na tatanungin ko yung tao? Oh, Peter, naligo ka na ba? O, ganun. Bakit? Marunong ba siyang maligo? Mga ganun. Kaya, Ezekiel, ano ba? Kumain ka na ba? Ayan. Kaya, kung ano man yan, okay? So, yun. So, ano yung assumption ngayon na nakikita nyo dito sa mga
chief priest. Okay. At saka, oh, tama yung wala siyang authority. Kasi sabi nito, saan mo kinuha yan? Okay? Ang magandang, ang tamang tanong doon, ang tamang assumption doon is lahat ng authority may pinagkukuhaan. Yun ang tama doon. So, pag yung chief priest, sino nagbigay sa kanya? Siyempre, yung law, tsaka yung mga pinagpasahan, tsaka yung mga mag-anoint sa kanya. Pag in-anoint ka, uy, may authority to ang nagbigay sa kanya. Yung, siyempre, yung salita ng Diyos, tsaka yung... Ngayon, kay Jesus, sino yung ano? So, tama rin naman yung assumption niya. Kaso, ang maling assumption nila, I believe, nakatingin sila kasi nga sa position nila. So, alam nila, anak ng karpintero, eh, wala tong authority. Okay? Andaan yan, Old Testament, New Testament, ito yung principle dyan. God is no respecter of persons. Okay? Andaan nyo yun. Pag sinabing person dun, hindi tao. Ha? Pag sinabing person dun, is personality. Ibig sabihin to, ranggo, kilala to, kamag-anak nung usino. Yun ang sinasabi dun person. So, pag sinabing ang Diyos ay hindi dumirespeto sa kanyang katayuan sa buhay, ano sabihin nun? Yung sinabi ko kanina, di ba, paano malaman kung tama si ganyan, ganun? No, yung huwag ka doon sa position tumingin, tingnan mo yung argument. Tingnan mo yung ginagawa niya. Ay, ikaw ang bata, therefore, lagi kang mali. Hindi rin. So, tanungin mo, ako, pag ganun, tanong lang. Kung may sinabing mali sa akin, may ayaw sa akin, ayaw sa ibang tao, bakit? Eh, yung mga mababaw sa atin, ganyan, ay, ganun ba? Oo nga, ganun. Kasi kaibigan kita, galit mo kayo sa kanya, galit na rin ako sa kanya. Ang babaw nun. Pero maraming ganun. Okay, minsan kahit mga Kristiyano. So, huwasan natin yan. Okay, so, sumagot na ang Panginoon. Sabi niya, and Jesus answered and said, then also will I also will ask you one thing, which if you tell me, I in likewise will tell you by what authority I do these things. Medyo malalim na to. Okay? So again, yung tinanong niya para mag-open up sila sa kanilang authority. Assumption. Ngayon, bakit ito mismo yung tinanong niya? Okay? Anong tinanong niya ngayon? Ito, 25. The baptism of John, whence was it? Pag sinabing whence is from what? Or from where? From where? Saan galing? Whence was it? Okay? From heaven or of men? So, kung hindi natin naintindihan, actually, in-explain naman niya. Bakit? And they reasoned with themselves saying, if we say from heaven, he will say unto us, why did ye not then believe him? Anong sabihin nun? Kasi alam nito, natin, di ba? Si John the Baptist, sino na pinoint niya? Si Jesus. So, kung may authority ang John the Baptist, ang John the Baptist, ang tawag sa Panginoon ay Lamb of God, which take it away the sin of the world. At siya pa'y munti ka nagpabaptize sa kanya. Pero siyempre, alam niya na siya nagbaptize. So, binigyan niya ng recognition si Jesus. So, pag itong mga Pharisee, pag sinabi niya, oh, talagang ano, si John the Baptist talagang propeta ng Diyos yan. Tunay na propeta ng Diyos. So, ibig sabihin, huwag mo na question si Jesus. Diba? Makita niyo yun? Ngayon, siyempre meron silang isang choice pa. Kung hindi sa Diyos yan, sa tao lang yan. Okay? Pero ito yung sabi nila. Intindihin natin, no? But if we shall say of men, we fear the people for all hold John as a prophet. Okay? Pag sinabi natin sa tao lang yan, eh kaso kilala na siya. Na siya ay talagang man of God. At ang tinitingnan nito mga chief priest, yung sarili nila. Okay, so yung another lesson, another point. Kaya minsan, simpleng tanong, hindi sila makasagot, tayo at pansinin niyo yung sarili, mangyayari sa inyo yan. Mangyayari sa inyo, mangyayari sa iba. Pag ang isang tao hindi makasagot ng simpleng tanong, okay, nari, nagtrabaho ka ba ng maayos today? Yung ganun. Nag-aral ka ba itong mga to? Minsan, tanungin niyo rin yung ano niyo. Yung ito, nag-check kayo. Oh, kamusta naman? Ay, maganda ba? Eh, alam mo yung kwento nun. Sino ba yung bida dito? Hindi mo alam. Hindi mo ata binasa. Hindi naman. Pero ano lang, konting ano lang, ganun. Para masaya, di ba? So, ganun. So, hindi sila makasagot. Simple lang eh. Nag-meeting pa sila. Naku, maniwala kayo. Isa sa mga ano ng ano yan, di ba? Kaya nga tawag dyan, press release. Alam mo yung sabihin nun?
Anong press release? Ano yung press release? Ano yung press? Mga bata? Press. Diba? Yung mga sa dyaryo, sa radyo. Ibig sabihin nito, ang obligasyon nila sa tao, titingnan nila kung anong totoong nangyari, i-re-report nila. Okay, yun ang press. Freedom of the press. Freedom of speech. So sila ay actually dapat pasalamatan natin. Kung totoo sila. Okay? So yung iba dyan, totoo. Yung iba, hindi. So to some degree, talaga nagpapasalamat tayo dyan. Kasi ang tawag nila dyan, kaya ang tawag nila sarili na minsan ay, ang tawag dun? Bukod dun, sabi nila ay si tagapagbantay ng democracy. Totoo yun. Kasi pag wala na nag, ano kayang ginagawa ng gobyerno natin, hindi natin alam. Ang hirap nun. So, dapat alam natin at sila yung ano. So, okay yun. Yung point na yun. Okay? Tayo na punta dun. Ayan. So, kilala na si John. So, anong gagawin niya? Hindi, may naputol akong idea. Ha? Press release. Very good. Salamat. Okay. Ano yung press release ngayon? So, ganito yan. Pag yung mga kilalang tao, medyo may sikat, tsaka may posisyon, ayaw nilang masira yung pangalan nila, kaso may ginawa silang kalokohan ngayon. For example, ano ba? PNP. Espinas. Di ko na pinapakinggan yan. Pero pare-pareho naman yan eh. No? May ginawang kalokohan. Siyempre, yung press, alam nila ka, ano sinasabi mo? Di ba, interviewin mo? Kaya mahirap yung magsasalita kayo in public. Kaya pag-preach ka, yan, nasa YouTube yan eh. Alam nyo mo, mahirap yan kung may kalokohan ka. Kasi pag hindi, okay lang yan. Walang problema, di ba? Tinatago ka, yan, di ba? Kaya, itong mga to, nagpulong pa. So, anong press release natin? May tanong sa atin. Ba sila nagpupulong? Kasi yung i-release nila, yung ipapublish nila, people will hold it to them. Responsible. People will hold them responsible for what you say, di ba? Pero yung bagay pa lang na kailangan nyo pong mag-meeting para lang sumagot, eh, yun ay sign na, ano kayo? Manipulator kayo. May tinatago. Kasi pag ano, di mali, di ano, di ba? Ako, pag may sinabi ako dito, tapos mali pala ako, di ba, bawiin ko. Yung iba, hindi makabawi, eh. Mas maano sa kanila yung ano, hindi masabi nagkamali ako, eh. Hindi pala requirement yung repentance of all your sin, eh. Hindi ko maano. Pwede mo aminin yun eh. Mahirap naman talaga yun kasi nga, may nagtanim niya kasi nung halinga na yun eh. Kung nagkamali ka, di aminin mo. Yung iba, ayun, hindi lang ayaw umamin, mali, lalo silang madidiin. Tapos galit ngayon sila dun sa mga nag-expose sa kanila. Eh kung magsisi ka lang, talikuran, kasalanan, di ba? Hindi na magliligtas ha. So, yun ay magja-justify ka in the sight of men. So, yun, yun. Hindi magawa. So, ngayon, ganun ginawa nila. Meeting-meeting pa sila. Kasi ang kondisyon ng Diyos, pag ng Jesus, pag hindi nyo sinabi, hindi ko rin kaya sagot eh. So, again, ba't ganun? Sige, yun tayo. Ganda nito eh. Alam nyo, pag pinag-aralan nyo ito, sarap eh. Pag naintindihan nyo, tsaka ano, nasasagot nyo, bakit? Ba't niya kailangan sagutin, tanungin kanina is to open up, para sila yung mag-open up sa kanilang assumption. Ngayon, nasabi nila, they fear the people, may tinatago sila. Nasabi nila, and they answered Jesus and said, we cannot tell. Uy, parang same answer yun ah. Depende. Kung, ano yun eh, personal, ano mo yun eh. Napakasimple lang naman nun. Propeta ba siya ng Diyos o hindi? Paniniwala mo lang yung tinatanong. Di naman ibig sabihin pag nagkamali ka. So, kahit tayo pag may tinanong sa akin dito, hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero ito, pwede bang hindi mo alam, ano yung opinion mo ngayon? Siya ba'y sa Diyos o sa tao lang? Sabi niya, we cannot tell, para mga agnostic din. Bakit may mga agnostic? Alam niyo na yung agnostic? Hindi sila atheist. Yung atheist, hindi naniniwala na may Diyos. Yung agnostic, ang sabihin nila, hindi ko masabi. Hindi ko alam at hindi ko malalaman kung may Diyos. Matindi yan. Makaramihan ng matalinong tao na sila, ano, tago yung ano nila, kasalanan at ayaw minin.
Kaya niya nang pinoposisyon nila ngayon. Kasi nga, yung mga hindi masyadong aral, sabi na, oh, bayaan mo eh. Hindi nila alam eh. Malalaman mo ba? Ikaw ba? Nakapunta ka sa mga ganun eh. Pero really, sa personal opinion, tsaka pananampalataya mo, may Diyos ba? Wala. Hindi ko masabi. May gumawa pa nito. Hindi mo makasagutin yun? Kahit bata eh. Eh maganda sa bata, tinuruan mo. Ay, makes sense. Siyempre, may lupa, may langit. May gumawa nito. Okay, very good. Ganun kasimple yun. Eh, bakit pag tumanda, hindi maintindihan daw? Hindi ko masabi. Sa palagay mo, saan ang galing yun? Sa alien. Sino gumawa ng alien? Ang laking kalokohan. Anyway, saan tayo? Itong mga to, ganun. Nagtago sila. So, anong sinabi ng Panginoon ngayon? And Jesus said, Jesus answered, and they answered Jesus and said, we cannot tell. And he said unto them, neither tell I you by what authority I do these things. So, bakit ganun? Ba't di nalang niya sabihin sa Diyos to? Diba? Kanda ng Bible. Bakit niya hindi sabihin sa Diyos to? Hindi, si Jesus na yung tinatanong. Kaninong authority ka kumukuha ng authority? Ang katotohanan sa Diyos, at siya ay Diyos din. At kung may pinaka-authority na siya, ang Diyos Ama. O, pwede sabihin Diyos Ama? Parang yung sagot sa tanong. Ha? Ha? Parang yung sagot sa tanong. Parang ano? Ayaw sagutin. Tama. O, bakit nga? Para, yung ano yung Jesus, kasi ayun yung sagot sa tanong yun. Hindi, bakit niya nga di sinabi? Eh, pwede yun. Sige de. Para mailabas nila yung idea nila kung pwede rin. Sa Diyos. Sa Lord Christ. Para mailabas. Mailabas yung sphere. Yung idea nila. Tama rin. Ano ba? Para mas din yung kanila hanapin nila ang Panginoon. Pwede. Ang ganda ng tanong. Ang sagot na. Ano ba? Tama lahat yun. Parang ganito. Katulad yun. Tanong akong tanong sa inyo. Ba't di ko lang sabihin? Kasi iba sa inyo, hindi naikinig. Pag tinatanong ko yun, tinatanong tayo. Di ba? Madalas yan kahit sa mga magazine, kahit sa mga internet, ano. So, mayroong way para i-catch yung attention ng tao. Pag pinag-isip mo sila, mag-iisip yan. Sana. Okay? Okay, so ganun ang Panginoon. Tsaka isa pa, yung gusto kong sabihin talaga, yung eksakto dito, hindi sinabi dito, pero ang alam natin, ang Diyos gusto magturo, bakit niya hindi sabihin? Kasi nga, tama rin yun. Sasabihin ko sa inyo, hindi nga maniniwala. Kasi ang problema sa inyo, attitude nyo towards me, no? Towards the Lord. At alam natin yan, bata ka pa, no? Nag-aasara kayong mga bata. Sinabi ko sa inyo, ganyan. Hindi, hindi ako naniniwala. Kasi para ma-focus yung kanilang will. Di ba, pinag-aralan natin dito na ang tao ay may will, pwede mong sabihin sa kanyang katotohanan, pero hindi siya maniniwala. Pwede siya maniwala, pwede hindi. Tapos yung isa mang gusto ko sabihin is, yung sinasabi ni Bud, pwede nga daw, ano, pwede, sila yung maghanap. No? Ang gusto pa ko sabihin eh. Pag hindi mo sila sinagot, maintindihan nila na sila yung may kailangan ng sagot. Okay? So, kasi pag sinasagot mo lang, kahit yung mga bata, minsan pag finuspoon feed mo, okay lang yan, pag baby, pag matanda na, oh, ano ba talaga sagot dyan? Bigay mo sa kanila yung burden. Kasi sa yun nga, tama yung sabi ito, kung alam mo na, tapos tinatanong mo pa, pang binaburden mo yung Diyos, kahit sino sa atin, pag ito, Stephen, alam ko nang alam mo yan, eh, bakit na naman na tinatanong mo ako? Magsasalita na naman ako, ulitin ko, inuulit ko lang linggo-linggo, araw-araw, inuulit ko, so, papaulit ko pa sa akin. So, kaya the fact na hindi niya sinagot, no? Uy, nasa inyo rin yung burden. Ano, hindi mo ba aminin na ganun yun? Ganda nito, patong-patong na katotohanan to eh. At meron pang gusto ko sabihin eh. Kasi yan, ang tanong mo. Kaya hindi sinasagad ni Jesus kasi tatanong lang sila. Tapos, pag, di ba pag nagtanong, masisik mo kung sino talaga eh, anong talaga niya eh. Sino talaga yung authority. So, ano, tinanong ni Jesus na si
anong reason na baptist? Yung baptist? Kung invento ng anong tagal mo, mga galay utak mo. Pag yan nasasagot, direkta, okay? Lalo na kayo kasi mga gumagala. Pero may naiisip ka rin, tama rin yun. So, organize mo yung thoughts mo, ha? Okay. Neither tell I, yan. So, hindi niya sasabihin para maghanap kayo. At kung hindi niyo rin alam, sasabihin ko ito sa mga ano ko, yung mga gusto mong makinig. Yan ang makikita mo paulit-ulit sa Bible, sa Gospel. Diba? Magsasalita sa ibang tao, parable. Doon sa mga disipulo niya, i-explain niya. Ba't ganun? Eh, kasi kayo, hindi pa kayo, katulad sa atin dito, may mga matututunan kayo na hindi matutunan ng iba, yung puro ano lang, madalang umaten, ganun din, sa Bible study, kahit sa konti lang ang basa mo ng Bible, ang daming katotohanan dito, ha? Bahala, kayo mong basahin, hindi mo matutunan yan. Yan ang magandang lesson dito. Kaya ibig sabihin, may responsibility ka sa sarili mong malalaman mo, sarili mo. Alamin mo. Okay? Ito, parang nagyayabang pa sila. Saan mo kinuha yan? Pakinggan mo siya. Ihusgahan mo kung tama. Ganun lang naman. Di ba wala naman sa ating nagsasabi ng, pakinggan mo siya ngayon, tapos evaluate mo. Tapos, yun na yun. Kailangan mag-judge ka na ngayong araw, ha? Magsulat ka ng ano, term paper, ng ano, tawag doon, reaction paper, okay? Manood ka ng isang video ni Pastor Ace. Tapos reaction, positive, negative, makikinig pa ba kasi? Hindi naman eh. Diba? So, pwede mong ulitin, pwede mong di siya pakinggan ulit. Pwede, so, hindi tayo nagmamadali. Yan yung lesson natin last Sunday, diba? By grace, na tayo natututo at lumalago. Okay. So ngayon, time na ba? Ilang minutes na dyan? 38 pa lang eh. Okay, sige. So next, sabi dito, so medyo, ano to, kung mapansin nyo, another paragraph yan sa Bible nyo. Okay? So medyo lumayo na siya kasi nasagot niya na eh. Pero ngayon, nagkwento na siya ngayon. So kung tinitingnan ko dito, kanina, sinasagot niya, tapos i-address naman niya yung ibang tao. Okay? So, nagkwento siya. So, what think ye? Ano sa palagay nyo? A certain man had two sons and came to the first, and he came to the first and said, son, go work today in my vineyard. Kung si Stephen, tsaka si Peter. Okay? Stephen, nagugas ka ng pinggan. Okay? Ang sabi niya, and he answered and said, I will not. Ayoko. Pero bandang huli, sabi niya, he repented. Ano yung sabi niya repented? Okay, repent lang. Turn lang. Okay? So, madalas change of mind yan, pero hindi lagi. Yan laging problema sa iba. Dinadagdagan ng ano. Afterward, repented. O, tama yun, nagbago yung pasya niya. Pwedeng ganun. Nagbago yung ginawa niya. So, kanina, nag-stay siya. Sabi niya, hindi, sagutin ko, sundin ko si tatay. Sumunod siya, and sabi niya, went. So, sabi niya, ayaw ko magtrabaho, pero bago siya. So, nagtrabaho siya. Eh, meron pang isang anak, sabi niya, Peter, kunwari, Peter, mag-uwis ka ng pinggan. Magaling to, sabi niya. And said, sabi niya, and he answered and said, I go, sir. Sige. Kaso, hindi naman pumunta. So, nakita niyo yun, contrast, dalawa, sabi niya, ayoko, pero pumunta. Yung isa, okay, kaso hindi pumunta. So, ngayon, ang tanong, whether of them twain did the will of his father? Sino yung gumawa ng kalooban ng kanyang tatay niya? Eh, pareho silang yung isa tumanggi, kaso pumunod. Yung isa, nagsabing, oo, pero hindi naman. Parang may parehong pag-disobedience, di ba? So, pero ang linaw dito kasi, nag-repent nga yung isa. So, kahit nung una ay mali siya, bandang ulit sumunod siya. So, tama yung sinabi nung sagot sa kanya, di ba? The first, Jesus said unto them, verily I say unto you, that the publican and the harlots go into the kingdom of God before you. So, ano yung sabihin mo yun? So, ngayon, ang kausap ko pa rin dito, tama, yung mga chief priests pa rin. Totoo, masama sila. Masama yun. No, publicans, harlots, ang sama nun. Kaso, nung sila'y tinawag na ng Diyos, nagsisi sila. So, again, hindi to totally sa kaligtasan, pero pwede rin. Okay?
dati nalilito pa kami, malinaw na yan. So, huwag mong paghaluin. So, ang kaligtasan ay pagtanggap lang kay Jesus, pananampalataya lang kay Jesus. Okay? At pag gumawa ka na, maganda rin yun, pero hindi yung requirement. Pero dito, ang tinitingnan dito kasi is, mamaya, pupunta tayo sa Israel. Anong sinasabi dito? Yan, so, yung katigasan ng ulo ng mga Pharisees sinasabi dito. So, another, ito na yung parang, kumbaga sa mensahe, tapos na introduction, ito na yung message. Sabi niya, for John, bakit ko sinasabi sa inyo to? At may nalalaman pa akong mga, ano, anak-anak tatay, mga parable. Kasi kayo, sabi niya, for John came unto you in the way of righteousness, and you believe him not. But the publicans and the harlots believe him, and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe. So, makikita dito, yung repentance dito is hindi lang sa gawa, sa pananampalataya, okay? So, sinasabi dito, kahit masama yung mga harlots talaga, mas okay na yun kaysa naman kayo, na may mali rin kayo, hindi naman kayo naniwala. Okay? Kaya, ito medyo simple na ito. Ngayon, tuloy pa natin. So, another na may kinalaman din dito. So, another parable, there was certain householder which planted a vineyard and hedge round about and dig and a wine press in it and built a tower and let it out to husbandmen and went into a far country. So, did you explain ko to? Ano nangyari dito? So, pag sabi householder, syempre siya ay may bahay. Okay? Sabi dyan, siya ay nagtanim. Ano yung vineyard? Vineyard, ah. Okay, pag mag-isa, vine. Pero pag ganyan, vineyard. Ano yan? Ubasan. Ubasan, okay? So, ano yung hedge? It round about. Hedge. Ano yung hedge? Hedge fund. Wala kasi tayo mga pera, eh. No? May yaman, yun ang alam nyo. Hedge fund. Ano yung hedge fund? Hedge. Ha? Ano siya na hedge? Ayan yung mga, pag sinabing hedge fund, may savings ka ngayon, di pa kulang pa yan. Dapat yung medyo malaking pondo. Hedge fund, sabi malaki. Pag sinabing hedge is parang iniimpok. So sa dyan, ang mga hedge dyan, parang hindi kanto yung ano, yung mga gutter. Pero sa kanilang hedge, medyo mas mataas. No? Ano nga, ibig sabihin yung mga mas matataas na ano. So, pag sinabing hedge round about it, so, mas mahirap pasukin ng mga hayop, di ba? So, ibig sabihin, no, pinotektahan niya. So, sa atin, yun, no, fence, yan sa atin. Okay? So, and dig a wine press. Ano yung wine press? So, siyempre, mayroon ka namang vineyard. Saan mo yan kakatasan? Okay? Saan mo yan, juicer yan, juicer, wine press. And, ano yung tower? Building. Hindi lang basta building yan. Ibig sabihin yan, medyo malaki to. Ang tower, yan ay para depensahan. Yung lugar, okay? So, alam nyo na si Job, di ba? Pinatay yung ano niya, di ba? Ninakaw. So, sa kanila, ganun. So, pag masyadong malaki ang ano mo, nanakawan yan, okay? So, bakit nilagyan ng hedge, maprotektahan? Ibig sabihin nito, in-establish niya yung kanyang vineyard. Diba? Sa US, ang daming mga farm doon. Ang laki ng kita, no? Pero mahirap din yun. But anyway, pag tuloy-tuloy yun, ibig sabihin nito ay maganda yung parang gano'n. Investment. Yan, ang parang gano'n. Pero after niya gawin yun, sabi niya, he let it out and let it out to husbandmen. Ibig sabihin nito, sa kanya yun, pero hindi siya nag-maintain. Pinagkatiwala niya. Okay? So, huwag kayong magugulat ng mga bata, ganun ang buhay. Okay? Marami ako, may gagawin pa ako, pagkakatiwala ako yung business ko sa ibang tao. Hindi yun masama. Okay? Pareho tayong pagpapalain. Kasi ako, man-burden ako, tapos ikaw naman, may tabaho ka. Okay? At siya ay umalis na, no? Pumunta siya kung saan. Ano nangyari? And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen that they might receive the fruits of it. So dahil vineyard yan, meron niyang bunga. At least yung kita. Okay? Ikita ko. Kasi akin yan eh. Sige. Kunin mo yung ano, upa doon, yung renta. Yung kita doon. Okay? So anong ginawa? And the husbandmen took his servants and beat one and killed another and stoned another. Masama ito. So
parang nangungulekta yung dati na yung Meralco, ganun eh. Alam yung Meralco. Dati nangungulekta yung bahay-bahay eh. Bakit ngayon, hindi na. Tayo na yung pumupok. Kasi pinapatay daw eh. Kasi nga naman, ang daming pera eh. Masama din naman yun. Mali pala, I mean, yung proseso. So, kaso ito, wala pang PayPal nun eh. Wala pang smart padala. Paymaya na lang pala. Gaypal daw yung ano eh. PayPal. Okay. So, sa halip na ibigay nila, uy, ito na pala yung ano, kukulengtahan na tayo. Kasi nga, pinagkatiwala lang sa atin. Hindi naman sa atin to eh. Siyang dapat kumita kasi nagtatrabaho na tayo sa kanya. So, sige, ito na yung aming kinita. Kaso nung ginawa nila, sa halip na ibigay yung kita, anong ginawa nila? Pinatay nila. So, masama to ngayon. Sasabihin nyo, OA naman tong anong to. Hindi OA ang Bible, laging may kinalaman yan. Ang tao ganun, minsan tayo, galit tayo. Kunwari, si Steve, Stephen, ikaw na naman. Walang iba eh. Kunwari, Stephen, oh, sige, Stephen, oh, alis kami ni nanay mo, yung panganay, iwanan kita ng 1,000. Oh, yan, kumain kayo, anong gusto nyo, ha? Anong ginawa ni Stephen doon? Ginastos sa sarili niya lang. Kamari lang ganun. So, nangyayari yun. So, dapat tayo, pag pinagkatiwalaan tayo, dapat katiwa-tiwala tayo. Tandaan nyo yun. Kaya kayo pinagkatiwalaan para gamitin nyo, gawin nyo yung dapat yung gawin. So, yung ibang mga hindi nakakaintindi, no, kala nila, hindi na sila husgahan, anong ginagawa nila? Katulad nito, iniisip nila, malayo yun, di nababalik yun. Kaya nga pinadala yung ano, servant eh. Eh, ba't nung pinatay nila, o di hindi na tayo mag-re-remit? Diba? Sa kanila na yung pera. So, alam nyo, spiritually nangyayari yan, madalas. Hindi natin ini-acknowledge yung sino yung nagbigay sa atin ng trabaho. Okay, ang Diyos na nagbigay sa atin ng trabaho. Okay? So, mali yun. And again, he sent other servants more than the first, and they did unto them likewise. Nag-send pa rin. Walang bumabalik ah. Pinatay na pala. So imagine mo, ikaw yung ano, ikaw yung may-ari. So, binayaran mo rin yun. So, in-expect mo, darating sa'yo pera, tapos pinatay. Okay? But the last of all, he sent unto him them, his son, saying, they will reverence my son. Ay, hindi ito basta-basta servant lang. Tayo servant, siya servant. Patas lang tayo eh. Pero yung anak na yung pinadala, sabi nung tatay, tama naman yung utak nung tatay, di ba? Kasi anak ko to, syempre. Dito basta-basta sabihin nila, ay, representative to, so bigyan natin yung pera. Pero nung sobrang sama na itong mga to, ano ginawa? But when the husbandman saw the son, uy, bigyan na natin. Hindi, sabi nila, they said, this is the heir. Come, let us kill him and let us seize in his inheritance. So, pinatay din at sabi dito, bakit? Ano yung heir? Tagapagmana, okay? Ang anak ay tagapagmana ng kanyang magulang. Okay? So, hindi nyo pa alam yun. Kaya, magmayaman yung tatay nyo, mayaman din kayo. Diba? Huwag papatayin. Meron sa batas yung pag pinatay mo, hindi ka mapamanahan, okay? So, totoo to kahit sa atin, marami ito, sa church lang ha. Mamaya, tapusin ko lang muna itong kwento. And they caught him and cast him out of the vineyard and slew him, pinatay. When the Lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen? Yung mga pinagkatiwalaan niya, binigyan ng trabaho, binigyan niya ng place para kumita. Sa kanya dapat yun, tapos pinatay pa yung mga servant. Ultimo yung anak niya, pinatay. So, ang tanong dito, maliwanag yung sagot, di mo na kailangan ano eh, kung may utak ka eh. Imagine mo may anak ka, may pinagkatiwalaan ka, tapos ganun gagawin sa'yo nung gagawin sa anak mo. So, ano yung sigurado dito? Ito, sasabihin naman niya eh. Actually, sila na nagsabi. Hindi niya na sinabi, tinanong lang niya. At alam na alam ng mga tao, eh, papatayin niya, di ba? Sabi dito, anong gagawin niya? He will miserably destroy those wicked men and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits
in their season. Kaya nga, andun kayo eh. Para pag manamunga yan, ibigay nyo sa may-ari, bibigyan kayo ng sweldo. Ganun kasimple. Pero, nakita nyo dito, alam din ng mga tao kung ano yung mangyayari. So ngayon, dito na tayo sa lesson natin. Anong gagawin ngayon ng Panginoon sa atin? Hanggang dito na lang tayo. Pagpatuloy natin yan. Pero explain ko ha. So sinong sinasabihan niya ngayon dito? Yun ang tanong. So sino ba yung sa Panginoon, sa Diyos, na pinagkatiwalaan niya, tapos halip na ibigay sa kanya yung papuri, tsaka yung bunga, supposedly, nung nga pinagkatiwala sa kanya, pag pinagkatiwalaan ka ng pera, may equivalent siya na pera din, di ba? Oras mo, bakit ka binigyan ng buhay ng Diyos para magpakasaya ka lang? Hindi. Lahat yan, investment sa'yo ng Diyos. Gusto niya mapapurihan din siya. Gusto niya gawin yung mangyari, yung dapat mangyari, yung gusto niya mangyari. Which is maligtas ang karamihan ng tao. Lahat sana. Kung hindi mo gagamitin yung buhay mo para soul winning, paglilingkod sa Diyos, anong gagawin mo dyan? So parang yun ang ginagawa mo. Yung Diyos, nag-expect sa'yo ng fruits, tapos sa akin na itong oras ko, sa akin na ito. Yun ang totoo. Pero yung mas malalim pa dito, itong mga Hudyo. Okay? Sino pinagkatiwalaan ng Bible? Alam natin yan, yung mga Hudyo. Okay? Mga Israelites una, tapos syempre, nung humiwala yung ibang tribes, ang napagkatiwalaan lang yung mga Juda. So doon yung mga Hudyo. Okay? Ano expectation sa langan ng Diyos? Expectation. Siyempre, magtapat sila, ipangaral nila yung tama para ang tao ay maligtas. Anong ginawa nila? So, karamihan sa kanila hindi nagtapat, karamihan sa kanila parang ito. No? Pinagkatiwalaan ka tapos hindi mo ginamit sa tama. Pero siyempre, may mga ibang nanampalataya. Pero karamihan sa kanila ganito. Kaya ngayon, anong gagawin sa kanila ng Diyos? Patayin sila, okay? So, maraming hindi naniniwala dyan. Ewan ko kung saan kinuha yung theology, hindi sa Bible. Pero dito, yan ang gagawin ng Diyos. Huwag mong baguhin, yan ang sinasabi. Okay? Ang Diyos ay mabuti naman talaga siya, pero siya din ay just, di ba? Lagi na siya sabi ng soul winning. Totoo yun, ba't may impyerno pa? Yung mga nagtuturo na, hindi, kahit anong gawin mo, we're still the people of God, ikaw, God is not mad at you. Kasinungalingan, okay? So, ano dapat natin gawin? So, una, dapat maintindihan natin na may judgment day pala. Magtapat tayo, ano yung pinagkakatiwala sa ng Diyos? Oras, pera, mga anak natin, blessing lahat yan. Turuan natin, ang hirap eh. Pinagkatiwala sa yan eh. Tsagaan mo. Okay? Turuan mo, maglingkod din sa Diyos, at una, maligtas, and then, iligtas din natin ibang tao. Okay? Let's share them the word of God that they might be saved. Okay? At may judgment sa mga hindi susunod. Okay? So, itong mga talks, ito yung mga nangasal sa atin eh. So, sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon to, bakit? Para, una, matakot din tayo sa Kanya. Tsaka, itong mga to, huwag natin kaingitan. Galing namin, no? Naasal namin kayo. Huwag mo kaingitan yun. May paglalagyan yun. Okay? So, yun lang po muna. Next time, tuloy natin. Maganda pa ito, hindi pa tatapos eh.